Ano ba yung last project? Yung last project together, first time you work together? Ikanta. Ano? Anak ka, di ba? Hindi. Oh, ang tagal lang inintay ko para makapareho si Dong. At napakaswerte ko, syempre. Kasi yun ang pinakauna kong show sa GMA. Tapos after 17 years, siya naman yung makakapareho ko. Kasi 'di ba naging co-host naman, tama ba? Nag-host kami last year sa Starstruck, yung huling season. Tapos, finally, makakatrabaho ko na siya. Ang tagal nung hinihintay ko, ha? 17 years! Jen, how 17 years pala yun. Ako naman. So on my part, parang nakakatuwa na from Starstruck when she won, nakita ko yung growth niya as an actress. And alam mo naman na balang araw magkukross na ng landas namin. And napakasaya lang na dito pa sa isang proyekto ito na very, very dear to us. You were saying earlier na medyo painful naman siya sa original na, no? How long ba was the preparation for this series? And yeah, we just want to know, yung development, gano'n siya katagal? Pati including yung training nyo? As early as first quarter of last year, nag-uumpisa na kami. Nag-uumpisa na po ang production, kanilang pre-production. Yung training namin nag-umpisa ng June or July. Tapos nag-taping na po kami ng end of July. So magmula nun hanggang ngayon talaga, kinatrabaho po namin. And may iconic scene na nasa trailer, teaser trailer, yung cellphone na minamit. Pagkwento naman nun pag-shoot ng scene, mahirap ba yun? Si Jen, di ba? Si Jen, alam niya. Kasi yun yung very first scene na ginawa ko. Kasi ako yung pinakahuling nag-taping sa lahat. Kasi may tinapos pa akong isa pang show. Tapos, buti po, swerte ko po at naintay nila ako. Yun yung pinakauna. So, kabado ako. Sabi ko, Dong, paano ba to? Pero dahil sa support ng mga co-artist ko, tsaka sila direct, yung buong production, nagawa naman po ng maayos. At syempre, kailangan naming pagandahin dahil kung hindi man namin malagpasan kahit papaano mapantayan yung original. At diba na, sa mga nakapanood po, natuwa kayo, kinilig kayo, naging masaya kayo sa original na Descendants of the Sun. So dito po, ginawa po namin lahat para maramdaman niyo ulit yun. Pag napanood niyo sila, yung, ito yung scene na to. Diba? Gusto ko ma-inlove ulit kayo. Ma-iyak ulit kayo. Madala ulit kayo ng Descendants of the Sun. Tsaka mas maganda to kasi mas naiintindihan na natin. Hindi yung subtitle lang. At least Tagalog, diba? Mas malapit sa mga Pilipino. Jen, Ralph from Flexible. How did you go about bagging this role? Sa totoo lang po, hindi ko po alam kung paano sasagutin yan kasi hindi po ako part nung pagpili nila. How does it feel to come back to... Siyempre masaya po. At isa po itong napaka... Hindi ko ma-explain yung pakiramdam ko. Nung, kasi siyempre hindi ko naman... Ang dami pong artista ng 7, GMA 7. So, nung nalaman ko na ako yung nakakuha ng role at mapoportray ng Dr. Maxine, talagang sabi ko, paano ko ba gagawin to? Magkakahalong emosyon. Excited ako, nakinakabahan ako. Paano ko ba gagawin to? Diba? Kasi sa maiksing panahon na napaalam sa akin yung desisyon nila, ayun, nataranta ako. Pero yan nga, dahil katulad sinabi ko kanina,
sa tulong nila, nila Dong, at ng aming director, ng aking co-artist. Talagang grabe po yung suporta nila, kaya ito po, dito na ako ngayon at ready na kaming mag-taping at ipakita sa inyo ang Descendants of the Sun Filipino Adaptation.